So ngayon po, dadako na po tayo sa ikaapat na mensahe mula sa panalangin papuri ni Ginang Nati sa interpretasyon ni Ginang Tess. Maging magalak ang bawat isa, Hallelujah. Sapagkat ang inyong Hallelujah. Ama ay narito sa inyong harapan. Hallelujah. Ito man ay hindi nakikita Hallelujah. Ng inyong Hallelujah. Mga mata, Hallelujah. Ngunit sa inyong kalooban, Hallelujah. Naroroon ang inyong pananampalatayang pananalig na ang tinig ng Diyos Hallelujah. Ay inyong naririnig. Hallelujah. Ang tinig ng Diyos Hallelujah. Ay isang mahalagang paanyaya sa inyo. Upang isang taong mananampalataya ay patuloy na magtiwala na mayroon siyang amang nagsasalita sa kanyang buhay. Kayo na narito, tinawag ko, hinirang ko, at ipinahintulot na makaupo sa mga upuan na aking inihanda sa panahong ito. Kayo nga ay magsipagtalima sapagkat hindi nyo balik ang araw ng bukas kung ano ang magagala sa inyong mga buhay. Hindi nyo batid ang haba o ang iksi ng inyong mga buhay. Maliban na ang buhay ninyo ay ialay ninyo sa pagsunod sa aking kalooban. Ang aking kalooban na inyong tutugunin ay magbibigay sa inyo ng karagdagan ninyong kalakasan at buhay na inyong inaasang. Nauunawaan ko ang bawat isa sa inyong lahat. Kaya't kayong lahat nais ko ay magkaroon ng pagkakaisa. Ang bawat isa ay mayroong kahinaan at ang lahat ng iyan ay patuloy kong itinawa at kayong lahat ay patuloy kong kakalinain. Ako si Yahweh ang nangangako sa inyong lahat. Na ang nag-aalay ng kanyang oras at panahon ay aking pagiging hawain at ilalayo sa anumang mga karamdaman. Iyan ang pangako na batid kong inyong inaasam sa tuwing kayo'y paparito at tutugon sa aking kalooban. Sapagkat ako ang Diyos, Diyos na mayroong pangako sa lahat na nakikipagtipan sa akin. Ang inyong mga suot na aking pangalan sa inyong katawan, iyan ay inyong tipan sa inyong ama, na ang aking pangalan ay hindi nyo lamang isusuot, ngunit ito ay makatatak pa sa mga bahagi ng inyong mga katawan. Kaya ang lahat ng iyan ay inyong pakahalagahan at pakaingatan. Mapalad kayo sapagkat kayo ay natatakan na ng aking pangalan. At ang pangalan niyan ay patuloy na magniling ayon sa inyong pagsunod sa aking mga utos. Ako ang inyong ama. Ang aking utos magibigay kayo at ibigin nyo ang inyong ama ng higit sa lahat. Sapagkat ang pag-ibig ninyo sa Diyos ay siyang magbibigay
pangakong iyan. Amen. Iyan ay hindi ko puputulin. Amen. Sa kung sino mang aking mga anak na sumusunod sa akin. Amen. Kayo nga Amen. Ay narito. Amen. Batid ko na mahaba ng oras Amen. Ang inyong dilubon Amen. Para sa paghihintay sa inyong Amen. Ama. Ngunit huwag kayong mag-alala. Ang bawat oras na iyo ay may kalakip na kaligayahan sa inyong mga puso. Kaligayahan na hindi kayang bilhin ng salapi dito sa sanlibutan. Sapagkat ang kaligayahan iyan ay tanging ng Diyos at sa Diyos niyo lamang mararamdaman. Kaya't kayo na aking mga anak nawa kayong lagi ay tumalima sa aking utos, sa aking kalooban, upang makamit ninyo ang pangakong buhay na walang hanggan. Kayo nga ay patuloy na humayo. Gamitin ninyo ang aking mga kalooban. Gamitin ninyo ang mga regalo na aking kalooban. Sapagkat iyan ay ipinagkaloob ko sa inyong lahat. Hindi para maging palamuti sa inyong mga labi. Kung hindi iyan ay magsilbing kaligtasan na kung sino man ang inyong pagpapahalagan ng mga salita na nagbibigay buhay. Tandaan ninyo ang aking tagubilin. Ang humahayo ng buong katapatan, ng buong kagalakan, at ng buong pagsunod ay makapagkakalap ng buhay na walang hanggan. Ang umiibig sa Diyos ay patuloy na makapagkakalap ng walang hanggan kaligayahan sa kanyang buhay. Ang nagiging tapat sa Diyos kailanman akong si Yahweh ay buong pusong magiging tapat sa aking mga kaloob sa inyong mga buhay. Kaya tandaan ninyo ang aking tagubilin. Mapalad ang nakikipagtipaw sa inyong Ama. Ako si Yahweh. Ako si Yahweh. Ang Diyos noon magpahanggang sa ngayon. Salamat sa inyong lahat. Ating mga anak. Salamat.